Nahihilo ka ba pag bumabangon sa umaga? Baka may tae ng ipis sa tenga mo. Char, 20% ng pagkahilo ay dahil sa benign paroxysmal positional vertigo. Ito ay uri ng pagkahilo kung saan may spinning sensation o umiikot ang paligid dahil sa sudden change in head position. Bakit nangyayari ito? 50 to 70% ay idiopathic, ibig sabihin walang known cause, bigla-biglaan lang siya. Ibang causes ay maaaring dahil sa head trauma, migraine, at history of ear surgery. Ang problema sa vertigo ay nasa tenga. May tatlong basic parts ang tenga: outer ear, middle ear, at inner ear. Dito sa inner ear, merong cochlea, ito yung sensory organ for hearing. Connected dito ang mga canals kung saan may mga fluids sa loob nito na tumutulong i-maintain ang balance natin. Ang utricle at saccule ang nagsisense ng linear movements natin. Ang mga horizontal o pahigang paggalaw ng ulo ay nasisense ng utricle. Vertical o patayong paggalaw ng ulo ay nasisense naman ng saccule. Sa dalawang to, may mga nakadikit na calcium carbonate crystals na ang tawag ay otolith or canolith. Normally, dapat nasa iisang lugar lang sila, pero pag na-displace ang mga crystals na to, maaaring dahil sa head trauma or ear surgery, mapupunta ang mga crystals sa kanal at dito magkakaroon ng problem sa balance. Pag hindi naman gumagalaw ang ulo, hindi aatake ang vertigo. Pero pag biglang nag-change ng position ng ulo, makakalog yung mga natanggal na crystals at yun ang magti-trigger ng pagkahilo. Kaya siya tinawag na paroxysmal dahil biglaan siya at pabalik-balik. Ang isang episode of vertigo ay naglalast 20 seconds to 60 seconds on average. May mga anti-vertigo medications naman kaming binibigay para makontrol yung mga attacks. Siguraduhin na magpakonsulta para malaman kung BPPV nga ba talaga yan. Baka may iba ka palang sakit tulad ng Meniere's disease. Ito ay pag may excess build-up ka ng fluid sa inner ear mo. Baka hindi naman pala sa tenga ang problema ng pagkahilo mo. Baka may problema ka sa blood pressure o sa puso mo. Para maiwasan ang pagkahilo pag bumabangon sa umaga, siguraduhin na well-hydrated ka bago matulog. E di paano yun? Gising ka ng gising dahil ihi ka ng ihi sa gabi. Siyempre, huwag ka naman iinom ng 2 litro ng tubig bago ka matulog. Make sure that throughout the day, well-hydrated ka. Pwede mo gawin ang exercise na to sa umaga, pagkagising, at sa gabi bago matulog. Ang tawag dito ay Brandt Darroff exercise. Pagkagising sa umaga, dahan-dahan bumangon at dapat nasa iisang posisyon lang ang ulo. Huwag mong ginagalaw-galaw ang ulo pagkagising mo. Tulad nito, umupo sa gilid ng kama at siguraduhin na flat ang paa sa sahig at tuwid ang pagkakaupo. I-turn ang ulo 45 degrees to the left at humiga sa right side mo. Maaaring makaranas ng pagkahilo. Pag ganun, i-hold ang position hanggang sa mawala ang hilo plus 30 seconds. Pero pag humiga at wala namang hilo, i-hold lang ang position for 30 seconds. Pagkatapos ay bumalik sa sitting position, i-hold ulit for 30 seconds. Pagkatapos, i-turn ang head 45 degrees to the right at humiga naman sa left side mo. I-hold ulit for 30 seconds. Pagkatapos ay dahan-dahan umupo. Kung wala ka nang nararamdaman na hilo, pwede ka na mag-stop after one cycle. Pero kung kinakailangan, pwede ulitin ito up to 3 or 5 cycles. Lastly, iwasan ang stress. Tulad ng kakaisip sa crush mo na di ka naman kilala. Char, ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.